Binago komento ng Korte Suprema ang COMELEC, Kamara, Senado at maging ang kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos sa petisyong nagpapakansela sa kanyang Certificate of Candidacy. Binasusumite rin ng Supreme Court ng komento ang mga nasabing respondent sa hiling ng mga petitioners na ipahinto ang canvassing ng mga boto para sa presidential at vice presidential race na nakaschedule sa susunod na linggo. Nakareses ang Korte Suprema ngayon, kaya tingin ng isang constitutional law expert, mukhang walang makapigil sa proklamasyon ng mga nanalo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Congress is set to proclaim the winning candidates for the presidency and the vice presidency before the end of this month. And the Supreme Court is in recess. It will meet only on June 14, or 2 weeks after proclamation of the winning candidates. Naniniwala rin si Senate President Tito Soto na magkakaroon ng problema kung katigan ng korte ang hiling na ipahinto ang canvassing at ang proklamasyon ni BBM. Nasa front ng balita ngayon si Camille Samonte. Constitutional crisis, yan ang nakikitang resulta ni Senate President Tito Soto kung papayagan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order o pagpapahinto sa canvassing ng mga boto at proklamasyon ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Dalawang petisyon ang iniakyat na sa SC na layong ikansela ang Certificate of Candidacy at i-disqualify ang kandidatura ni Marcos Jr. Sa parehong petisyon, nag-request ng temporary restraining order sa Senado at Kamara para sa scheduled canvassing ng mga boto para sa nanalong presidente at vice-presidente na gaganapin sa May 24. Tanong ni Soto, na nauna nang nag-concede kay Presumptive Vice President Inday Sara Duterte, sino ang magka-canvass ng mga boto kung maglalabas ng TRO ang Korte Suprema at hindi na makakapagdaos ng sesyon ng Kamara at Senado matapos ang ikatlong araw ng Hunyo? Sa June 3 kasi mag-a-adjourn ng 18th Congress. Sa July 25 na muli magkikita ang mga senador at kongresista para sa pagsisimula ng 19th Congress. Sabi pa ni Soto, kung ganito ang mangyayari, walang presidente at vice-presidente sa June 30 at posibleng magdulot ito ng constitutional crisis. Dagdag pa ni Soto, kailangan nilang sundin ang nakasaad na schedule ng canvassing ng mga boto alinsunod sa konstitusyon. Maging sa Senate Minority Leader Franklin Drilon, naniniwalang hindi uusad ang hiling na TRO. Hindi raw kasi maaaring pigilan ng Korte Suprema ang Kongreso bilang National Board of Canvassers na gawin ang kanilang constitutional mandate na i-canvass ang mga boto at iproklama ang nanalong presidente at vice-presidente. Ganito rin ang mga argumento ng abogado ni BBM na si Attorney Estelito Mendoza. Sa kanyang 6 na pahinang manifestation, sinabi ni Mendoza na walang jurisdiction o kapangyarihan ng SC na ihinto ang mandatory constitutional provisions para sa canvassing at proclamation. Para naman kay constitutional law expert at UP law professor na si Pacifico Agabin, mukha ring malabo na maglalabas ng TRO ang korte dahil milyong-milyong Pilipino na raw ang nagdesisyon sa pagkapanalo ni Marcos Jr. That is not bound to happen because the Supreme Court has always exercised the restraint in issuing temporary restraining orders, most especially in this case where the election returns shown that Bongbong Marcos in the winner in this election by a landslide, and usually the Supreme Court has deferred to the will of the people. Sabi pa ni Agabin, dapat ding tingnan ang court calendar. Sa June 14 pa kasi muling magkakaroon ng en banc session at Korte Suprema. At oras na muling magkita-kita ang mga mahistrado, posibleng tapos na ang canvassing at proklamasyon ng winning candidates. Samantala, handa raw ang COMELEC na agarang magsuminti ng komento sa Korte Suprema tungkol sa hiling na TRO. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.